Attorney John Rex Laudianco, siya po ang spokesperson ng Commission on Elections tungkol dito sa kanilang pilot testing ng sa sistemang Voter Register Anywhere sa Metro Manila. Attorney Laudianco, good morning. Magandang umaga po, Ma'am Carmina. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig. Okay, kwentuhan niyo nga kami dito sa Register Anywhere system. Ano ho ba ito at kailan magsisimula? Pilot testing lamang to, pero saan ho kayo matatagpuan? Opo. Ito pong ating Register Anywhere ay bunsod ng kahilingan ng ating mga kababayan na mas maging convenient po yung ating voter registration. Alam naman po kasi natin na dapat ayon sa Republic Act 8189, kung saan ka po nakatira, whether kung saan siyudad yan o munisipyo, dun ka dapat magrehistro. Unfortunately po dito sa atin, karamihan, yung pong trabaho natin ay nakakaapekto. Dahil po iba yung lugar na pinagtatrabahuan, iba yung lugar na pinagkakatirahan. Kaya po napipilitan minsan ang ating kababayan mag-absent pa. Ngayon po, inilalapit na namin sa ating mga kababayan, kung napansin nyo po patungo dito sa May Elections, nagre-rehistro na tayo sa malls. So mas convenient po, nasa loob tayo ng mall, mas ligtas, malamig, mas maayos. Yung pula nga lamang, ang limitation dati, yung mall na yon ay magkikater lamang doon sa mga residents kung saang lugar sila nandoon. But this time, ipapilot test po natin sa National Capital Region po muna na kahit saan ka po munisipyo nakatira, basta po may natsempuhan ka na registration, kahit ang mall po, meron pong booth doon na Register Anywhere, doon ka po manunumpa, doon ka mag-fill up, doon kukunin ang picture at biometrics mo at ipoproseso po ang iyong registration. Kami na po ang magdadala ng file mo doon mismo sa lugar kung saan ka nakatira. Kasi importante pa rin po sa batas na yung Election Registration Board hearing at yung posting ng pangalan mo, doon pa rin po gagawin sa munisipyo o sa siyudad mo. Okay. So kami na Director. Po ang gagawa nun. Okay, so, Director, po. Napakagandang hangarin, ano? Napakagandang inisyatibo na inilalapit nyo na nga po sa mamamayan itong pagrehistro. Pero alam naman din natin, merong mga mamamayan na talagang suspetsyoso pag hindi nila nakikita, no, at hindi transparent sa kanila kung anong mangyayari, kung paano nyo dadalin ang kanilang rehistro sa headquarters o dun sa kanilang syudad o municipality, no, na kinatitirahan. Meron silang agam-agam na naku, talaga bang marerehistro itong pangalan ko dun sa kung saan ako nakatira? Paano nyo maiibsan ang kanilang agam-agam na baka naman magamit pa sa ibang paraan ang kanilang mga pagrehistro, no, ng kanilang pangalan? Go ahead, Director. Nako, thank you so much, ma'am. Gaya po ng nabanggit ko, no, magko-comply pa rin po kami sa Republic 8189, particularly dun sa posting ng inyong pangalan. Bago po kasi mag-ERB hearing, ang proseso po dyan, iipunin lahat ng pangalan. Una, nung mag-a-apply na bagong registrant, o kaya yung magka-transfer, yung magpapalit ng pangalan. Lahat po yan ay nakaprint, ipopost po namin sa tanggapan namin ng COMELEC doon mismo sa city or municipality nyo. Hindi lamang yan. Para doon sa barangay po ninyo, ipopost din po namin ang pangalan. So yung mga tao natin, mga kababayan natin na nagrehistro, makukumpirma nyo. Pag nasama yung pangalan nyo sa listahan, so sure po yung in-apply nyo kung saan man yun ay lumalakad. Ikalawa, para naman po doon sa, siyempre on the other side of the coin, yung gustong kumontra o mag-oppose. Yun din po ang pamamaraan. Makikita ninyo nakapost. Kung gusto nyong labanan yung kanyang application at sabihin, hindi totoo ito nakatira yan, may ebidensya kami na hindi siya ang nakatira dyan. Yun din po yung proseso natin. So fully compliant po tayo sa Republic Act 8189. Meron ho bang po ang Director na gawin din ito digitally? Kasi nabanggit nyo na rin kanina, kung magpaminsan nga, pahirapan magrehistro dahil magkalayo nga yung kung saan sila nagtatrabaho, kung saan sila nakatira, no? Eh itong pag-check pa nila kung talagang nakaposto ng kanilang pangalan, baka mahirapan din sila. Meron bang website? Ito ho ba'y tatrabahuhan nyo din na may digital posting din ng kanilang pagrehistro? O, tama po, ma'am. Yan rin po ay kasama sa proyektong ito, no? Tinitignan na po namin, of course, fully compliant pa rin dapat sa Data Privacy Act. Tinitignan na po namin to kung pwedeng mag-online posting kami for a specific municipality. Halimbawa, lahat na nag-a-apply sa Barangay A na bagong registrant sa Municipio A, makikita na kagad natin, okay, nandun na pala yung pangalan ko kung ikaw yung registrant or kung ikaw man depositor, nandito siya, hindi siya taga rito. So ito po yung mga pamamarang ini-explore na po namin na kasabay ilalatag po nitong Anywhere Register Anywhere System. And this is very important, Attorney Rex, no? Kasi
kailangan pleasant yung pakikipaglahok, pakikilahok, no, sa eleksyon. Kailangan talagang madama ng mamamayan na kabilang sila dito sa exercise nito. Hindi dapat pinahihirapan ang paglahok sa isang democratic exercise. Ito ho ba ay panimula lamang sa mga inisyatibong gagawin ng COMELEC? At follow-up question dyan, how are you able to do this na may mga ganitong klaseng initiatives na hindi kailangan pang baguhin ang Omnibus Election Code na kaya naman pala? Go ahead. Opo. Una po, yung tungkol sa konting inconvenience at hirap. Ako po ay marami ng bansang napuntahan na nagsasagawa rin ng demokrasya at eleksyon. Talagang sa demokrasya po, may konting pakikilahok, meron talagang konting hirap, meron konting inconvenience. Pero ulitin ko po, konti. Tama po kayo. Hanggat maaari po sana, pinaliliit natin yung inconvenience para mas normal po na ma-integrate sa buhay natin yung halalan. Kaya nga po, lahat ng proyekto namin ngayon, inilalapit po natin sa bayan. Ano? Pati yung mall registration, ito na po, itong Register Anywhere system. Now, kung kaya naman po pala, ito po ay advent ng technology po kasi. Dati po kasi hindi pa capable ang COMELEC na gawin ito, yung mga migration ng data. But right now, with the infrastructure in place, mas kaya na po namin, mas mapadali na namin at napapatunayan po namin na magiging compliant pa rin kami sa batas. So ilan lamang po ito set na isinusulong sa administration ni Chairman George Erwin Garcia po sa mga pamamaraan sa COMELEC. Sabi niyo po kanina, pilot testing lamang po, no? Ano yung timetable nito? Tapos pagkatapos nitong pilot testing, I'm sure may assessment kung gaano ka-successful ito, i-roll out na ho ba ito kaagad-agad? Opo. Kung titingnan po natin, itong pong pag-start ng ating registration ay nababase kung lalabas man ang batas o hindi patungkol sa kung matutuloy ba ang eleksyon sa 2022 sa BSKE. So kapag ka po pinirmahan na talaga ng ating Pangulo, postponed na ang eleksyon. Ang kasunod na action na po namin yung registration of voters. At dito po namin isasabay itong Register Anywhere na system. So agad-agad po, iro-roll pilot testing po tayo. Then we assess. Tignan namin how efficient we are, alin ang best practices, alin ang areas for improvement. But later on po, we will roll it out nationwide. Yun po talaga yung goal, a nationwide rollout of the Register Anywhere system. Mm-hmm. Maraming salamat po, Attorney Rex Laudianco. Alam niyo po, marami ang mga hindi nakakaalam talaga kung gaano kahirap ang trabaho dyan sa COMELEC, no? So let me be one of those to thank you also for your hard work. Dahil alam naman natin na talagang hindi madali ang inyong trabaho dyan. So salamat sa inyong pagtatrabaho at pagsaservisyo sa bayan. Pakiabot na rin po sa lahat ng mga empleyado dyan sa COMELEC po. Lubos po ang pasasalamat namin, ma'am, at napakasarap po sa pandinig na inyo pong na-appreciate ang aming ginagawa. Umasa po kayo na papatuloy namin ito sa lahat po ng plebisito, sa lahat na halalan darating. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas. Yan po si Attorney John Rex Laudianco. Siya po ang tagapagsalita ng Commission